Konstruksyon ng Metro Manila Subway Project tuloy na sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa balitang pulis, aktibong pulis, patay matapos pagbabarilin sa Tandang Sora Avenue, Quezon City, kaninang umaga. Sa balitang abroad, 12 katao patay sa nangyaring gas explosion sa isang mosque sa Bangladesh. Magandang gabi, Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 234,570 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos makapagtala ang Department of Health ng 2,529 na mga bagong COVID-19 infections ngayong araw. Mayorya ng mga bagong kaso mula pa rin sa National Capital Region na umabot sa 1,171 new cases. Sinundan ng Negros Occidental na may 197 new cases, Laguna na may 145, Cavite 117, at Bulacan na may 70 new cases. Nakapagtala naman ng DOH ng 1,136 na bagong gumaling mula sa COVID-19. Dahil dito, aabot na ngayon sa 161,668 ang kabuang bilang ng naka-recover mula sa COVID-19 sa bansa. May 53 naman ang naitalang nasawi dahil sa virus. Ayon sa DOH, sa bilang na ito, 21 ang nasawi ngayong Setyembre, 18 ng Agosto, 12 ng Hulyo, 1 noong Hunyo at 1 ng Abril. Sa ngayon, umakyat na sa 3,790 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil pa rin sa COVID-19. May 31 namang inalis ang DOH mula sa kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na kanilang naiulat kasunod ng kanilang nagpapatuloy na validation at paglilinis sa kanilang listahan. Tumaas pa ang bilang ng mga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa Region 4A o Calabarzon. Ayon sa huling datos mula sa Department of Health Center for Health Development Region 4A, nakapagtala ng 670 na bagong kaso, kaya pumalo na sa 22,520 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng virus sa rehiyon. Narito ang bilang ng mga nagpositibo. Sa Cavite, 4,653, Laguna, 8,354, Batangas 3,578, Rizal 4,740, at Quezon 1,195. Ang bilang ng active cases sa Lalawigan ay 12,752. Nasa 9,253 na ang bilang ng mga nakarecover, kung saan nakapagtala ng 766 na bagong recovery. Ang COVID-19 related deaths sa rehiyon ay nadagdaga ng 6, kaya umabot na sa 515 ang bilang. Umabot na sa 5,164 ang total confirmed cases ng COVID-19 sa Taguig. Ito'y makaraang makapagtala ng dagdag na 74 na mga kaso ng sakit sa nasabing lungsod. Sa datos mula sa Taguig City Government na nakalap ng Eagle News, umabot na din sa 4,743 ang bilang ng recoveries, habang 43 ang pumanaw. 377 na lang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ang Taguig City ay nakapagsagawa na ng mga 340,523 na RT-PCR tests. 39 na karagdagang kaso pa ng COVID-19 ang naitala sa hanay ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa PNP, mula nitong Biyernes ng gabi, aabot na sa kabuang 4,330 ang kaso ng COVID-19 sa kanilang hanay. Nananatili namang 16 ang bilang ng nasawi, habang 3,001 na ang bilang ng gumaling mula sa nasabing sakit. Mahigit 56,000 overseas Filipino workers o OFWs na umuwi sa bansa ang nagnegatibo na sa COVID-19. Ayon po yan sa Philippine Coast Guard o PCG. Sa datos, 56,044 pa
ang negatibo batay sa isinagawang RT-PCR test ng sub-task group for the repatriation of OFWs hanggang September 5. Ayon sa PCG, kabilang sa datos ang mga returning overseas Filipinos, OFW at non-OFW. Maliban pa ito sa naitalang 54,073 ROFS na negatibo sa nakahahawang sakit mula July 8 hanggang 30. Maglalabas ang PRC ng quarantine certificates sa ROFS na makakakompleto ng mandatory facility-based quarantine at nagnegatibo sa nakahawang sakit base sa kanilang swab test results. Hindi na rin kailangan mag-register ng ROF sa website ng Bureau of Quarantine na quarantinecertificate.com kapag nasuri na ng PRC. Itataas ng Pasay City LGU ang antas para labanan ng COVID-19, lalo na sa aspeto ng contact tracing. Ibinahagi ni Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiano sa National Task Force Against COVID-19 Coordinated Operations to Defeat Epidemics o NTF-Code na pinangungunahan ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang QR Code COVID-19 Tracer App para sa lahat ng residente at mga establishmento ng lungsod. Binisita ngayong araw ni Secretary Roque ang Pasay City Hall at doon nabatid ang paglulunsad kamakailan ng lungsod ng Contact Tracing Command Center o CTCC. Para gawing sistematiko at palakasin ang pagkuha ng impormasyon sa mga taong nakaugnayan ng mga pasyenteng may COVID. Inilunsad na rin ang Contact Tracing App na Advanced Digital Contact Tracing Technology, COVID-19 Testing Result, Clinical Information at ang Quarantine Management. Patuloy ang pagbuhos ng tulong ng mga pribadong sektor sa pamahalang lungsod ng Quezon para sa mga residenteng apektado ng pandemya. Kanina, pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte ang pamamahagi ng relief goods sa mga jeepney drivers sa tulong ng Chusi Foundation. Detalye sa ulat ni Mar Gabriel. Aabot sa mahigit 1,300 miyembro ng Jeepney Operators and Drivers Association mula sa iba't ibang barangay sa Quezon City ang naabutan ng relief goods mula sa Chusi Foundation. Mismong si Mayor Joy Belmonte at mga opisyal ng Taiwan-based foundation ang nanguna sa pamamahagi ng tulong sa mga jeepney driver na lubhang naapektuhan ng pandemya. Bukas, nasa 1,200 driver pa ang nakaschedule na tumanggap ng ayuda. Kabilang sa mga ipinamahagi ang tig-20 kilo ng bigas at iba't ibang grocery items. Ayon kay Mayor Belmonte, buwan-buwan na makakatanggap ng ayuda ang mga jeepney driver hanggang sa buwan ng Nobyembre. Napakaswerte ng lungsod Quezon. Tingin ko, isa na kami sa pinakaswerteng lungsod sapagkat hindi po namin malalagpasan ang pandemyang ito kung hindi nang dahil sa tulong ng pribadong sektor. Ako, alam nyo, malaki ang tulong ng national government sa atin, pero as much as possible, alam ko rin na marami silang kailangan asikasuhin. Kung kaya't ako po ay umaasa na lang sa private sector. At isa dito ang Chusi, lagi natin kasama. Kung may sakuna o anumang disgrasya, sila ang pinakaunang umaayuda sa lungsod Quezon. Kahapon, nakatanggap din ng donasyon ng Quezon City Government mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Aabot sa 700,000 piraso ng face mask ang ipinagkaloob ng grupo na ipinamahagi naman ng local government sa 360,000 senior citizen sa lungsod sa pamamagitan ng Office of the Senior Citizen Affairs. Personal namang pinasalamatan ni Mayor Belmonte ang mga pribadong organisasyon na walang sawang tumutulong sa kanila upang mapagtagumpayan ang kinakaharap na pandemya. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Nasa 300,000 na miyembro ng Pag-ibig ang nakinabang mula sa 3 buwang moratorium ng loan payments. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Agmad Rizal Dimoti, saklaw ng moratorium ang bayarin mula March 16 hanggang June 15. Alinsunod anya ito sa direktiba ng gobyerno na magkaloob ng relief ngayong pandemya. Higit 15 billion pesos ang kabuang loan payments na ipinagpaliban ng Pag-ibig nang magbigay ito ng automatic grace period sa lahat ng 4.77 million borrowers nito gaya ng mandato ng Bayanihan to Heal as One Act. Ano man po yung ating mga miyembro, meron pong mga medyo dumudulas na hindi nakabayad religiously, pero ang Pag-ibig Fund po ay patuloy naman po na naghahanap ng mga pamamaraan para po sila ay matulungan pa po natin. Meron tayong listahan ng mga hundreds of thousands of borrowers na updated sila
religiously paying bago nagkaroon ng lockdown po. At sila naman po ay gagawa natin ng programa para makasiguro po sila ng tulong ng Pag-ibig Fund. Posibleng isailalim na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ sa Oktubre ang National Capital Region o Metro Manila. Ito ang ipinabati ni National Task Force Against COVID-19 Chairperson at Defense Secretary Delphine Lorenzana dahil sa pababang trend ng daily infection ng COVID at ipinaiiral na mahigpit na safety protocols. Sa kanyang pagbisita sa mga opisyal ng Coordinated Operations to Defeat Epidemic o CODE sa Caloocan City, sinabi ni Lorenzana na target ng pamahalaan na ma-flatten o maibaba ang curve para makapunta na sa MGCQ o lumuwag-luwag ang buhay ng mga tao sa susunod na buwan. Ayon sa Department of Health o DOH, may decreasing trend sa bilang ng mga bagong kaso ng COVID sa mga nakalipas na linggo. Abangan, konstruksyon ng Metro Manila Subway Project tuloy ayon sa DOTR. At tatlong dagdag na bus stop sa EDSA Busway binuksan ng DOTR. Yan at iba pang tampok na balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. Sa September 5, Sabado at September 6, Linggo, alas 12 ng tanghali at alas 9 ng gabi ay muli nating mapapanood ang mas pinalawak at mas pinalaking talent competition on Philippine Television and online. Tagi sa Nanggaling Part 2! Muling samahan ang ating mga hurado na humanap ng mga Pilipinong may natatanging galing sa pagkanta at pagsayaw. Abangan ang kanilang performances na magpapayanig at magbibigay ng kulay sa ating TNG stage. Dito lang yan sa Tagisan ng Galing Part 2. Dito lang sa Net 25. Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Kenrip Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robust Builders, Chris Raff Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future. In partnership with New Era University ETF, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program, Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Tuloy na ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project sa gitna ng COVID-19 pandemic. DOTR Secretary Arthur Tugade inilarawan ang proyekto bilang Project of the Century. Sir Lubinga sa detalye. Ipinakita na sa publiko sa Japan ang anim na mga tunnel boring machines na gagamitin sa konstruksyon ng Metro Manila Subway. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, matatawag itong Project of the Century dahil matutuloy na ito sa kabila ng umiiral pa rin na COVID-19 pandemic. Sinabi nitong sa kabila ng pandemic ay hindi nawala bagkus ay patuloy anila nila itong isinasaayos at hindi anya nakalimutan ang proyekto. Inaasahan ang pagdating ng mga machine sa buwan ng Enero at Pebrero sa susunod na taon.
Target na matapos at makapagsimula ang partial operation ng Metro Manila Subway bago ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong 2022. Sinabi naman ni DOTR Undersecretary for Railways Timothy John Batan na taong September 1973 pa nang simulan ang pag-aaral para sa nasabing proyekto, pero ngayon lamang ito maisa sa katuparan. Ang nasabing proyekto ay may habang 35 kilometers mula sa Quezon City patungo ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Sakaling matapos na ang proyekto, magiging 40 minuto na lamang ang travel time mula sa Quezon City hanggang Naiya mula sa kasalukuyang mahigit 2 oras. Tinatayang aabot sa 370,000 na mga commuters kada araw ang kaya nitong maserbisyuhan sakali na masimulan na ang partial operation nito. Para sa Eagle News, Earl Bringas, we live in interesting times. Tatlong karagdagang bus stop sa EDSA Busway ang nakatakdang buksan ng Department of Transportation o DOTR at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA simula kanina, araw ng Sabado. Ayon sa DOTR, kabilang sa binuksan na median bus stops ng EDSA Busway ang North Avenue, Quezon Avenue at Nepacue Marte. Dahil dito, nadagdagan na ang mga lugar kung saan papayagang sumakay at bumaba ang mga pasahero ng bus na bumabaybay sa EDSA Busway. Nung una, mayroon lamang 4 na median bus stops, Guadalupe, Ortigas, Santolan at ang Main Avenue, kung saan pinapayagang tumigil panandalian ng mga bus upang makapagsakay at makapagbaba ng mga pasahero. Sa kabuuan, mayroon ng 29 na bus stops sa EDSA Busway, 15 dito ay kumpleto na. Ang mga nalalabi ay kunti-unting bubuksan matapos kumpletuhin ng mga kinakailangang infrastruktura at kagamitan upang masiguro na ito'y magiging ligtas sa mga pasahero. Ang EDSA Busway ay isang dedicated lane sa gitnang bahagi ng EDSA sapagkat tanging mga bus lamang maaaring gumamit nito. Mas mabilis, iwas traffic, maaasahan at predictable ang oras ng dating at alis ng mga bus. Mula sa dating 2 o 3 oras na biyahe galing Monumento papuntang PTEX, ngayon 45 minutes hanggang 1 oras na lang ito. Matatandaan na nag-umpisa ring mag-deploy ang DOTR ng mga bus na may passenger door sa kaliwang bahagi nito o left door buses para sa EDSA Busway. 4 na buses na ang kasalukuyang bumabaybay sa EDSA at madadagdagan pang mga ito sa mga susunod na araw. Pinapaalalahanan din ng DOTR mga motorista, tanging mga bus at emergency vehicles lamang ang maaaring dumaan sa EDSA Busway. Ipinagbabawal din ang reckless o kaskasero na mga bus drivers. Nakatakdang buksan ang Baguio City ngayong buwan sa mga turista sa Region 1 na nagnanais bumisita sa lungsod. Ang Region 1 ay binubuo ng La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Paalala naman ng Malacanang, kailangang makipag-ugnayan sa national government ang lokal na pamahalaan kaugnay sa ipinatutupad na health and safety protocols kapag bumibiyahe. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang sharing tracing char ng pamahalaan sa mga COVID-19 patients. Ang sektor ang turismo ang matinding naapektuhan ang magdeklara ang pamahalaan ng lockdown sa iba't ibang panig ng bansa noong Marso. Nakapagambag ng 12.7% ang industriya sa National Gross Domestic Product at nakakuha ng 5.7 milyong trabaho noong nakaraang taon. Suportado ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang ginagawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na maglagay ng white sand sa Manila Bay. Sinabi ni Mayor Isko Moreno, wala namang pruweba na nagpapakita ng hakbang na ito ng DENR ay makasasama sa kalikasan. Sa nasabing sitwasyon, aniya, mas alam ng DENR kung ano ang makabubuti. We support DNA. Now, with regard to the claim na yung ilalagay na buhangin ay mapapaminsala sa papaligiran, it is not up for me to identify scientifically na ito'y nakakasira ng kalikasan. I think DNA on its own knows it better to protect our environment.
Nangangamba ang Commission on Elections kung ipagpapaliban muli ang voter registration. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, nasa 4 na milyong botante pa ang kailangang magparehistro kaya't hindi ito madali para sa poll body. Una rito, inirekomenda ng Metro Manila Council o MMC sa COMELEC na muling ipagpaliban ang ginagawang pagre-rehistro ng mga botante para sa 2022 national elections sa January 2021. Ito ay dahil sa pangambang magkaroon ng mass gathering at hawaan ng coronavirus o COVID-19 sa panahon ng voter registration. Nilinaw ni Jimenez na mas mahirap kung sa susunod na taon pa ituloy ang pagpaparehistro ng mga botante dahil mas kakaunti na ang oras sa pagsasagawa nito. Nalampasan ng Bureau of Customs ang target na koleksyon nitong August 2020 na higit 10 bilyong piso mula sa 33.675 billion na target. Ito ay naging 44.631 billion, mas mataas na higit na 32.53% ayon sa ahensya. Siyam sa mga collection district ng Aduana ang lumampas sa kanilang target para sa buwan ng Agosto. Ito ay ang Tacloban, Zamboanga, Apari, Limay, Clark, Cebu, Subic, Cagayan, Cagayan de Oro at Davao. Naghayag ng suporta si Senator Christopher Bongo sa panukalang batas na magpapabago sa minimum height requirements para sa mga aplikante sa Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Prevention at Bureau of Corrections. Batay sa Senate Bill No. 1563 na inihain ni Senator Ronald De La Rosa ay binabanatan ang height requirements sa 5 feet and 2 inches para sa mga lalaki habang 5 feet naman para sa mga babae na gustong pumasok sa mga naturang law enforcement agencies at maging uniformed personnel. Mananatili namang walang height requirements sa mga aplikante na napapabilang sa indigenous groups. Pinapupurihan ni Go ang panukalan ni De La Rosa sa pagsasabing makatutulong ito para palakasin ng law enforcement at firefighting forces at iba pang first responders sa oras ng emergencies at calamities. Aniya ito ay magbibigay sa ating mga kababayan ng mas maraming oportunidad para makapagsilbi sa bansa. Una nang kinuwestiyon ng senador kung bakit na-veto ang nakaraang administrasyon ang batas na magpapawalang visa sana noong 2013 sa height requirements para sa mga aplikante sa PNP, BFP at BJMP. Dati nang sinasalduhan ni Go ang law enforcement officers sa bansa sa pagsasabing muli nitong itinayo at pinaghusay ang kanilang reputasyon sa mata ng publiko dahil sa kanilang disiplina at integridad. Ibinahagi din niya na naghain siya ng panukala na magkakaloob ng free legal assistance sa police at military officers. LRT1 Roosevelt Station sa Quezon City pansamantalang isinara simula ngayong araw hanggang Disyembre 28. Ang dahilan sa ulat ni Eagle News correspondent June Alberto. Pansamantalang isinara ang LRT1 Roosevelt Station dito sa Quezon City simula ngayong September 5 hanggang December 28, 2020 upang bigyan daan ang pagtatayo ng gobyerno ng Community Station o kilalang Unified Grand Central Station. Ito ay magkokonekta ang Community Station sa LRT1, MRT3 at MRT7. Samantala, maganda ang daloy ng trafiko dito sa may area ng Muñoz EDSA mula sa may North at papuntang Balintawak at sa may Roosevelt Avenue at Congressional Avenue. Wala namang naiulat na anumang aksidente. Para sa Eagle News, June Alberto, we live in interesting times. Susunod, pulis binarilat na patay sa tandang Sora sa Quezon City. At wanted person na naharap sa kasong murder na aresto sa operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Antipolo City. Ang police beat at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend.
Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Makiisa sa 2020 census para sa patuloy nating pagkasenso. Sara Jeronimo po nagsasabing, sama na! Census na! Para sa akin, ang magaling na singer ay walang inaatrasan kahit ano paman. Mapa one-on-one pa yan sa kantahan. Ako po si Marcos Eason, nagbabalik bilang isa sa panel of judges this season. Magkita-kita po tayo sa pinakabago at pinakamalaking talent competition on Philippine TV. Tagi sa Nang Galing Part 2, dito lang sa Net 25. Ang isang aktibong pulis matapos na pagbabarilin sa tandang Sora Avenue, Quezon City kaninang umaga. Nakasakay sa motorsiklo ang biktima nang bigla itong barilin ng riding in tandem. Si Erlo Binga sa detalye. Humando sa isa gitna ng kalsada sa tandang Sora Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. Ang lalaki na ito na nakasakay sa motorsiklo matapos pagbabarilin ng riding in tandem kaninang alas 9 ng umaga. Hindi pinangalanan ng biktima pero kinumpirma ng mga otoridad na rumisponde sa insidente na isa itong aktibong pulis. Kwento ng mga nakasaksi sa insidente, binabaybay ng pulis ang tandang Sora Avenue ng pagbabarili na lamang ito ng mga lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Ayon sa anak ng biktima, may nakasagutan ang kanyang ama nitong mga nakaraang araw kaya hindi nila malaman kung ito ba ang dahilan ng pagpatay sa kanyang ama. Trabaho bahay lang yun, ma'am eh. Yun lang yung ano talaga namin sa kanya eh. Nagtaka nga kami, bakit ngayon nangyari ito sa kanya? Kung kayo, kung sino man yung bumaril sa tatay ko, di man lang kayo naawa, magre-retard na yun eh. Marami pa kaming, ano yan, marami pa kaming gustong tulungan yan eh. Dahil sa insidente, pansamantala munang isinara sa mga motorista ang kahabaan ng tandang Sora Avenue dahil nangyari ang pamamaril sa gitna pa mismo ng kalsada habang inaantay kanina ang mga tao ng scene of the crime operatives para maiproseso ang crime scene. Nagkalat naman sa kalsada ang basyo ng bala mula sa baril na ginamit ng mga suspect. Naalam na ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng mga suspect at inaalam na din kung may CCTV sa lugar na makakatulong sa investigasyon. Hindi ko pa ma-identify, ma'am, kung talagang ano eh. Kasi nung isang araw lang kasi may nakasagutan siya eh. So hindi pa namin talaga ma-identify kung yun nga, yung ano. Hindi naman po kami basta-basta nagbibigay ng tamang hinala para lang akusahan yung isang tao na may kasalanan man o wala. Kaka-promote lang yan, ma'am eh. Hindi naman din namin masabi na alangan naman doon sa loob ng training center eh. Magkaroon siya ng kaaway doon. Para sa Eagle News, Earl Bingas, we live in interesting times. Naaresto sa operasyon ng PNP anti-kidnapping group sa Antipolo City ang isang wanted person na haharap sa kasong murder. Nakilalang suspect na si Pedro Danola Jr. na inaresto sa visa ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Executive Judge Eduardo Israel Tangwangco ng RTC Branch 89 ng 4th Judicial Region, Bacoor City, Cavite. Sangkot naman ang suspect sa kaso ng pagpatay sa Molino, Bacoor City noong 2005 at nagtago sa Antipolo sa loob ng 15 taon. Nasa kustodiya na ng PNP ang PNP AMG sa Campo Crame ang suspect na sasailalim sa documentation process bago iharap sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Nasa 2,000 kahon ng smuggled cigarettes ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa pantalan ng Cebu. Ang mga shipment na nagkakahalaga ng higit 88 million pesos ay magkahiwalay na dumating sa bansa. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye.
Nasaba, tamatauhan ng Bureau of Customs sa Port of Cebu ang dalawang container van na naglalaman ng halos 2,000 kahon ng smuggled na mga sigarilyo na mula pa sa China. Ayon sa Customs, dumating sa bansa ang mga ito sa magkahiwalay na shipment. Unang dumating sa Cebu ang unang shipment noong Agosto 8 na sinunda ng ikalawang shipment noong Agosto 13. Ang unang container naglalaman ng 851 master cases ng isang brand ng sigarilyo, habang ang ikalawang container naglalaman naman ng 911 kahon ng iba't iba pang brand ng sigarilyo. Ayon sa BOC, nagkakahalaga ang nasabing shipment ng 88.1 million pesos. Idineklara umano ang mga nasabing container bilang payong at mga home furniture. Nakakonsign ang naturang mga kontrabando sa GRR Trading na ayon sa BOC ay dati na ring hindi nagdeklara ng tunay na laman ng kanilang container sa Port of Cebu, pero kalaunan na diskubre ng mga sigarilyo pala ang laman. Naglabas na ang District Collector ng Warrant of Seizure and Detention laban sa mga nasabing shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Binigyang pugay ng pamahalang lokal ng Aloran, Misamis Occidental si Sergeant Ramonito Colocar Jr. na nasawi sa sagupaan sa Sulu. May detalye si Ses Nicole Bazar. Inilagay ng pamahalang lokal ng Aloran sa Misamis Occidental sa half-mast ang bandila ng Pilipinas sa munisipyo bilang pagpupugay sa kabayanihan ni Sergeant Ramonito Colocar Jr. Si Colocar ay miyembro ng 3rd Scout Ranger Battalion na nakaengkwentro ng may 30 kataong grupo ng Abu Sayyaf na pinamumunuan ni Naradulan sa Hiron at Mundi sa Wadhaan. Naganap ang sagupaan sa Patikul, Sulu nitong nagdaang Agosto 29 kung saan napatay si Colocar at nasugatan ang 7 kasamahan nitong sundalo. Dinalaw ni Aloran Mayor Juni Roa ang burol ni Colocar sa tahanan nito sa Barangay Pelong at kinilala ang kagitingan nito sa pagtatanggol sa bayan. Mula rito sa Misamis Occidental, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we live in interesting times. Patay ang 2 katao matapos mabundol ng meat van ang sinakyang motorsiklo sa National Highway sa Basiawan, Santa Maria, Davao del Sur. May detalye si Noreen Igonia. 2 ang patay matapos mabundol ng isang meat van ang isang motorsiklo sa National Highway sa Basiawan, Santa Maria, Davao del Sur. Dead on the spot si Ginang Candelaria Kasim, 65 anyos, may asawa at residente sa Sitio Alibungog, Barangay Tubalan, Malita, Davao Occidental. Habang ang kanyang manugang naman na siyang nagmaneho sa motorsiklo na si Marvin Tumakin, 34 anyos, ay sa ospital na binawian ng buhay. Ayon sa mga saksi, bandang alas 2 ng hapon ng Biyernes, Setyembre 4, papunta sana sa kalapit na lungsod sa Santa Maria ang mga biktima upang mamalengke nang makasalubong nila ang meat van na ang direksyon ay patungong Malita, Davao Occidental. Matulin din umano ang takbo ng motorsiklo na nag-full brake kaya biglang sumalpok sa kasalubong na van. Tumila po ng motor at ang driver nito na si Tumakin habang ang kanyang biyanan na si Kasim ay nagulungan ng naturang delivery van na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Na-rescue pa si Tumakin at nadala sa pinakamalapit na ospital sa Digo City ngunit nasawi din. Nasa kustudiya na ngayon ang kapulisan ng driver ng van para sa masusing investigasyon. Reckless imprudence resulting to multiple homicide ang kasong haharapin nito. Mula dito sa Davao City para sa Eagle News, ako si Noreen Igonia. We live in interesting times. Bumisita sa Iligan City Interagency Task Force Emerging Infectious Diseases o IATF-EID Chief Carlito Galvez. Samantala, umabot na sa 377 ang confirmed cases ng COVID-19 sa lungsod. Ang kabuang detalye mula kay Jeffriel Lumaktod. Bumisita kahapon sa Iligan City si Interagency Task Force Emerging Infectious Diseases o IATF-EID Chief Carlito Galvez para sa Coordinated Operation to Defeat Epidemic o COVID-19. Pinulong ni Galvez ang mga lokal na opisyal mula CDO, Lanao Sur, Lanao Norte at Iligan City sa loob ng military camp ng 2nd Mechanized Brigade ng Philippine Army na naglalayong paigtingin ang paglaban sa COVID-19 pandemic, lalo na ang
Iligan City na ngayon ay isinilalim pa sa Modified Enhanced Community Quarantine sa dinang local transmission. Si Galvez ang itinalaga ng Pangulo ng mga siwa sa National Interagency Task Force para tutukan ang mga pamamaraan na may kaugnayan sa paglaban sa pandemya na dulot ng COVID-19. Umakyat na sa 377 number of confirmed cases ng COVID-19 ang naitala ng pamahalaang lungsod ng Iligan City. Ito lamang unang linggo ng buwan. Sinilabas ng Iligan City Emergency Operations Center Health Cluster, 42 ay admitted, 145 ay nasa isolation facility, 34 ang nasa home quarantine, 142 naman ang nakarecover, habang 14 ang naitalang binawian ng buhay. Sa census ng lungsod, 22 barangay na ang nakapagtala na umano ng mga kaso ng COVID-19 sanhi ng local transmission. Para sa Eagle News, Jeffrey Arlumactod, Willie, in Interesting Times. Namahagi ng face shield sa mga pasahero at driver ng mga pampasaherong sasakyan ang Land Transportation Office at Highway Patrol Group sa probinsya ng Zamboanga del Sur. May detalye si Ed Berian Bahadianon. Dahil sa Memorandum Circular Number 2020-014 ng Department of Transportation na mandatory na pagsusuot ng face shield sa mga pampasahero na sasakyan, imbis na hulihin ng mga violators, mismo ang Land Transportation Office dito sa Zamboanga del Sur kasama ang Highway Patrol Group ng nasabing probinsya ang namahagi ng face shield sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan. Itong nagawa namin ngayon, no, tapos kami ng XPD na instead na migay, instead na ang huli kami ngayon, ang nawa namin ay namigay. Alam natin ang bayanis ng pagmahuli ang mga driver, ang muda ay 2,000. Bakit 2,000? Reckless driving. Pag walang face shield ang driver, ay magmumutasan ng 2,700 reckless driving. Pag naman ang driver, ang pasahero, walang face shield, nakakaroon siya ng muta ng 2,000 reckless driving plus piece of contract. Ang total is 3,070. Dito kami, ibigay ng mga libre vision, knowing na lalong-lalo na sa ating mga outskirts municipalities, very limited or non-available supply of vision. Malaki naman ang pasasalamat ng mga drivers at mga pasahero na imbis hulihin sila, ay binigyan pa sila ng face shield ng nasabing mga ahensya. Nananawagan naman ang mga nasabing ahensya sa mga driver at mga pasahero na palaging makipagtulungan at sundin ang health protocols na ipinatutupad nila. Magtulungan tayo dahil nasa pandemic ito, kasi kung ayon sa WHO, mahawaan mo isang tao, 1:10. So halimbawa, 10, magiging 100 dyan, wala nung 2,000. Pagsusuot ng face mask, ito ay face mask din, mandatory talaga, no? Kailangan suotin natin. Nasa lokal, ang alam natin, multa kung wala kang face mask, multa nito ay 500. Mahari kayo lang ito. Mensahe ko sa ating mga drivers at ating mga commuters ay andito kami, hindi kami kalaban, hindi, tumutulong kami sa inyo in order sama-sama nating labanan in order for us to withstand from this pandemic. Para sa Eagle News, Edberian Bahandianon, we live in interesting times. Mobile Emission Testing Center Caravan sa Pagadian City, pinalawig hanggang Oktubre 2. May detalye si Eric Bachelier. Sa dating schedule ng Mobile Emission Testing Center na mula Huwebes hanggang Sabado, ay ginawa na itong araw-araw hanggang sa susunod na buwan. Straight na ta. Wala na problema. Lanay sistema. Naghimo na ako straight para walang gubot ng mga driver, mga operator. Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na magkaroon ng Mobile Emission Testing Center ang syudad.
this is the first time na nangyari sa Pagadian City na mayroong mobile emission test pagkatapos ng pag-close ng mga ilan ng emission testing natin dito. Mula noong pinasara ng Department of Transportation ang ilang emission center, sanhi na rin ng mga nakitang paglabag, ay ilan na rin sa mga rehistro ng sasakyan dito ay paso na. Ilan na lang kasi ang accredited na testing center ng LTO, ngunit halos punuan na at nasa malayo. Kaya ganoon na lang ang pasasalamat ng ilang driver dahil hindi na sila gagasto ng gasolina. Sa karong yun, mayo, okay, kaysa ako, ato taglay lugar, gasto po ng kwarta, dari man daw, ano mo tayo gasto, ato baryo na lang, kaya namang pagbayad ng smoke test. Nagpasalamat din may kayong dako, kang kumsel, Duterte, kaysa mong ginamusugan na yun, at least ba na, dili namin mo, nakabuaw, may kaasa may magpa-smoke test sa mong masakinan, sa mong motor. O, kuna, pasalamat din ko sa kuhan sa LGU, dili sa pagkariyan yun. Ngunit paalala naman ng may-ari ng smoke testing sa mga driver na kumpleto dapat ang mga requirements, paraan niya tuloy-tuloy ang transaksyon. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times. Abangan na! 12 katao patay sa gas explosion sa isang mosque sa Bangladesh. At nag-iisang Asian elephant sa Pakistan, inilipat sa bago nitong tahanan sa Cambodia. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. The New Era University. In its 45th year of excellence, discipline, and service to humanity, will offer online education at all levels beginning this first semester, academic year 2020 to 2021, through the NEU Virtual Learning Environment, or NEU-VLE. New Era University offers a complete basic education cycle from kindergarten up to senior high school, offering all strands. NEU has 18 colleges, and 2 graduate schools. It also offers IELTS and ETF. Best of all, NEU has the most affordable tuition fees among private universities in the Philippines. NEU is at Quezon City, the city of San Fernando, Pampanga, General Santos City, South Cotabato, Lipa City, Batangas, and Pinugay Baras, Rizal. New Era University is under the stewardship of Dr. Dilo L. Rosas. What are you waiting for? Be part of the new normal. Enroll now. Classes start on October 5, 2020. Mula sa libu-libong nangarap at nagpakita ng galing, iisa lang ang nagtagumpay at hinirang na TNG's first grand winner. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang pagpapakita nila ng gilas. Sa September 5, Sabado at September 6, Linggo, alas 12 ng tanghali at alas 9 ng gabi ay muli nating samahan ang ating mga hurado na humanap ng mga Pilipinong may natatanging galing sa pagkanta at pagsayaw. Abangan ang lahat ng yan dito sa mas pinalawak at mas pinalaking talent competition on TV and online. Tagisan ang galing Part 2 dito lang sa Net 25. Tagisan ang galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Kenrip Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, We Find Ways, JRC Industrial Sales,
RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robust Builders, Chris Rapp Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future. In partnership with New Era University ETAP, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Labing dalawang katao ang patay sa nangyaring gas explosion sa isang mosque sa Bangladesh. Ayon sa Bangladesh Police, ilang dosena pa ang nagtamo ng matinding sugat dahil sa pagsabog. Kasalukuyang natitipon ang mga worshippers sa isang mosque sa Central District ng Narayanganj nang mangyari ang pagsabog. Sa inisyal na pagsisiyasat, ang mga investigador sinasabing nagkaroon ng gas leak sa loob ng mosque at biglang sumabog nang magkaroon ng spark mula sa isang air conditioner. Bukod sa 12 nasawi, 37 katao ang dinala sa ospital sa Dhaka at pawang nasa critical na kondisyon dahil sa tinamong matinding sugat at paso sa katawan. Nasa 45 ang nasugatan sa insidente. Nasa 217 katao ang nasugatan sa pagsabog ng chlorine gas canister na lulan ng isang truck sa Western Iran. Ayon sa State News Agency IRNA, nangyari ang pagsabog sa Cardabol County sa Ilam Province. Sinabi naman ng head ng Medical University ng Ilam Province na si Muhammad Karimyan, posibleng kapabayaan ng driver ang dahilan ng pagsabog. 2 Canadians ang pinagbulta ng tig $765 dahil sa hindi pagsusuot ng face mask sa passenger flights. Sa ilalim ng federal order ng Canadian government, lahat ng biyahero ay kailangang magsuot ng face mask kapag sasakay ng eroplano sa buong panahon ng flight at hanggang sa pagbaba. Ayon sa Transport Canada, paulit-ulit na sinabihan ng air crew ang 2 Canadians na magsuot ng kanilang face mask sa panahon ng flights pero tumanggi umano ang mga ito. Ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at pampublikong sasakyan ay naging polisiya na ng maraming bansa dahil sa COVID-19. Iginiit ng World Health Organization o WHO, hindi ito mag-i-endorso ng bakuna na hindi napatunayang ligtas at epektibo. Ang mga gobyerno sa buong mundo umaasa na may maia-anunsyo ng bakuna sa lalong madaling panahon at mailulunsad ito bilang gamot kontra COVID-19. Sa ilalim ng normal procedures, ang test administrators ay kailangang maghintay ng mahabang buwan o taon para maberipika kung ligtas at epektibo ang vaccine candidates. Sa isang virtual briefing, sinabi ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, hindi sila mag-e-endorso ng bakuna na di pa napatutunayang ligtas at epektibo. Sa kasalukuyan, higit 30 vaccine candidates ang sinusuri sa mga tao. 8 sa mga ito nasa final stage of phase 3 trials na nakadalasang kinabibilangan ng 1,000-1,000 volunteers para masuri. Daan-daang demonstrador ang nagtipon-tipon sa Melbourne para sa Freedom Day protest laban sa coronavirus restrictions. Ayon sa Victoria State Police, 17 katao ang kanilang inaresto habang nasa 106 na po ang pinatawan ng multa. Inaasahang bababa ang presyo ng diesel ng 50 hanggang 60 centimos kada litro habang 35 hanggang 40 centimos naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Sources, asahan din ang rollback sa kerosene sa 55 hanggang 65 centavos kada litro. Ibinatay ang rollback sa galawan ng presyo ng langi sa regional market. Naasahan namang ipatutupad ng oil companies ang price adjustment sa Martes, September 8.
Inihahanda na ng Pakistan ang paglilipat ng Asian elephant sa Cambodia. Siyasikaawa ng 35-year-old na bull elephant na inaalagaan ng Islamabad Zoo. Nakipagtulungan sa kanila ang Paws International para sa paglilipat kay Cavan. Sa ngayon, dumaan na ito sa malawakang pagsusuri ng mga veterinaryo. Walo kataon naman ang arestado sa isinagawang operasyon ng mga otoridad ukol sa deforestation sa Colombia. Nahuli sila ng itimbre ang ginagawa nilang pamumutol ng mga puno sa Serrania de la Macarena Park. Nasabat sa kanila ang mga armas, chainsaws at sights sa lugar ng mga suspect. Kakasuhan sila ng invasion of areas of special ecological importance, damage to natural resources. Ang nasabing parke ay malapit sa Andes Mountain, Eastern Plains at Amazon Rainforest. Kung ang Iglesia ni Cristo ay may matagumpay na proyektong gulayan sa Bakuran, ang isang munisipalidad naman sa Bukidnon may proyektong pagtatanim ng mga halaman sa bahay para maalis ang stress ngayong may COVID pandemic. Si Jennifer Cruz sa detalye. Naging matagumpay ang proyekto ng Iglesia ni Cristo na gulayan sa Bakuran. Bukod sa may napaglilibangan ng mga kaanib habang nasa ilalim ng iba't ibang uri ng quarantine, ay nakatulong pa ito upang makabawas sa hunger rate sa bansa. Ito naman ang ginagawa ngayon sa Manolo Fortridge, Bukidnon. Ibinahagi ng kanilang alkalde na si Clive Quino kung paano makatutulong ang Plants vs. COVID home landscaping program ng kanilang lokal na pamahalaan upang makabawas sa stress na dulot ng pandemyang COVID-19. Ayon kay Mayor Quino, dumarayo ang mga tao sa kanilang bayan dahil sa maraming nais bumili ng mga halaman. Kaya naman naisip niya na sa hilip na itinda ang mga halaman, hinikayat niya ang kanyang mga nasasakupan na pagandahin ang kanilang mga tahanan. Isang paraan upang mabawasan ang stress na dulot ng pandemya. Manolo Fortridge being a rural municipality, people are coming up here buying plants, you know, you can see through social media na talagang ang daming nagbibenta ng mga tanim. Sabi ko, instead of just selling it, no, let's go with the trend and sabihin natin na it is a way also, why not make this a de-stressor of sorts? Kasi alam naman natin na kahit na yung mahal natin senador na si Senator Miggs, inamin na, isa siyang plantito. Oh, plantito ba? O no? Green thumb, no? So sabi ko, as a way of beautifying our town, no? So let's hit two birds with one stone, beautification at the same time, and distressor. Kasi alam naman natin na talagang those who love plants, you know, spend time rather than going out, going out to their neighbors, you know, going out without doing necessities. So sabi ko, you stay at home, beautify your home, and at the same time, be stressed, and then help the public avoid spreading the virus. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. Walang direktang epekto sa alinmang lugar sa bansa ang bagyong Christine na may international name na Haisen. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang lokasyon ng bagyo ay nasa layong 1,080 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Patuloy itong kumikilo sa hilagang kanluran hanggang sa makaalis ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Posibleng tahakin ng bagyo ang northern Amami Islands at Tokara Islands sa Japan bukas. Samantala, asahan ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa bansa sa mga susunod na araw. Nakaapekto naman ang gale warning sa seaboards ng Batanes, Cagayan at Babuyan Islands at mapanganib para maglayag ang mga maliliit na bangka. At yan ang kabuuan ng Matanang Agila Weekend, ang batalas sa pagtingin ng Matanang Agila sa mga balita. Ang mapagmatiyag at mapanuring mata ng Agila. Ako po si Wedge Kujaman. At ako naman si Nenet Aporo. Magandang gabi and we live in interesting times. Program was brought to you by SMC Global Power.
Established 1975, rising in the list of top-performing universities in the country, a pioneer in inclusive education and an institution with a dynamic education in response to societal needs. With already 5 campuses throughout the country, this is the New Era University. These are the programs offered in the branches outside of Metro Manila, starting off with the New Era University, Pampanga Branch. This is the first branch outside of Metro Manila and now offers complete basic education, K-12 and collegiate programs. For the basic education, preschool, nursery, kinder, elementary, grades 1 to 6, junior high school, grades 7 to 10, and senior high school, grades 11 to 12. These are the available strands for senior high school for academics, STEM, ABM, HUMS, Technical Vocational, Industrial Arts, ICT, Home Economics and for Sports, Human Movement and Safety and First Aid. For the New Era University, Lipa Branch, initially offering preschool and elementary, the branch now offers secondary education program, K-12 curriculum with the senior high school program and the School of Graduate Studies. For the basic education, preschool, nursery, kinder, elementary, grades 1 to 6, junior high school, grades 7 to 10, senior high school, grades 11 and 12, and the SPED program. For the senior high school tracks, academic, ABM, STEM, HUMS, Technical Vocational, ICT, Home Economics, Industrial Arts, Sports Track, Arts and Design. For the New Era University, General Santos Branch, at first offering the preschool education program, this branch now fully offers the K-12 program with senior high school. For the basic education, preschool, nursery, kinder, elementary, grades 1 to 6, junior high school, grades 7 to 10, senior high school, grades 11 to 12, and the SPED program. Senior high school tracks and strands available: accountancy, business and management, science, technology, engineering and mathematics, and humanities and social sciences. So what are you waiting for? Enroll now and be a part of the new normal, be a part of New Era University.